Kusina, and welcome back po to Mering's Kitchen. For today's recipe ay samahan ninyo akong magluto ng Biko Pandan Espesyal. Narito na po ang kompletong sangkap na ating kakailanganin at umpisahan na po natin ang pagluluto. Ito pong aking malagkit na bigas ay hinugasan ko na po ito ng 2 hanggang 3 beses at pagkatapos ay ilagay na natin ang 2 cups of coconut milk. Haluin lang natin ito saglit para pantay po sa ibabaw yung ating malagkit. Buksan na po natin yung apoy pero mahinang-mahina lamang po mga kakusina para hindi masunog sa ilalim at mahilaw ang ating malagkit. At habang hinihintay nating maluto itong ating malagkit na bigas, ay dumako muna tayo sa pagluluto ng ating latik. Ibubuhos ko na po itong ating 1 cup of coconut cream or yung ating kakanggata dito po sa ating pan. Hintayin lang natin mga kakusina hanggang sa ito ay kumulo. At kapag kumukulo na ito, pwede na natin itong haluin. Pero paminsan-minsan lang po mga kakusina para maiwasan natin na madurog itong ating latik. At kung mapapansin nyo mga kakusina, ay humihiwalay na po yung kanyang coconut oil. Hayaan lang natin ito at haluin paminsan-minsan hanggang sa maging golden brown ang kulay nito. Kapag ganito na ang kanyang kulay mga kakusina at maaamoy nyo na po yung napakabangong aroma nitong latik, ay pwede nyo nang patayin yung apoy. I-separate nyo lang yung coconut oil dito sa ating latik gamit ang strainer. I-set aside muna natin mga kakusina itong ating nagawang latik at pagkatapos yung ating nakuhang coconut oil ay ibalik naman natin dito sa ating pan. Pagkatapos ay ilagay na natin yung ating 1 cup of young coconut meat. Isabay na rin natin ilagay itong ating 4 tablespoon of brown sugar. Haluin lang natin mga kakusina hanggang sa ito ay kumulo. At kapag kumulo na mga kakusina ay ilagay naman natin itong ating 1 cup of coconut milk. Hintayin ulit natin ito mga kakusina hanggang sa kumulo at pagkatapos ay ilagay na natin yung ating Buko Pandan Flavored Condensed Milk. Haluin natin ito ulit.
And by this time, mga kakusina, ay ilagay na natin yung ating nalutong malagkit na bigas. At heto na, mga kakusina, ang exciting part. Haluin na natin ito ng haluin, mga kakusina, hanggang sa ito ay maging sticky. At kapag nahihirapan na kayong mga kakusina na haluin ito ng haluin, ay eto na yung sign na luto na itong ating Biko Pandan. Pwede na nating patayin yung apoy, mga kakusina, at i-transfer na natin ito kaagad sa ating lalagyan. Dahan-dahan lang, mga kakusina, sa pagbubuhos nitong ating Biko Pandan sa ating lalagyan dahil talagang napakainit nito. Pagkatapos ay i-flatten lang natin ito dito sa ating lalagyan. At kapag malamig na, mga kakusina, ay pwede na natin itong hiwain at ilagay na natin yung latik sa ibabaw. Heto na po ang ating Biko Pandan Espesyal. Sana po ay subukan nyo rin itong gawin, mga kakusina. Siguradong magugustuhan nyo po ang lasa nito. Thank you for watching, mga kakusina, and see you on my next video. God bless!